Muli, isang magandang umaga sa bawat isa. Welcome to our morning devotion, a ministry of Countryside Baptist Church, Pasig City, based on the commentary work of Dr. Bob Guth, freebiblecommentary.org and Bible Lessons International. Salamat sa Panginoon sa panibagong araw na kanya pong pinagkaloob sa atin upang tayo ay magkaroon ng kaunting pag-aaral sa kanyang salita, particularly on this concept of the need for perseverance, ang pangangailangan ng pagtitiis ng mga Kristiyano. So tayo po ay nasa pang-apat ng bahagi. This part 4 already ay medyo exhaustive ang discussion ni Dr. Bob patungkol dito. And he is discussing the tension regarding the security of the believers as well as the perseverance of the saints. These are seemingly paradoxical, meaning ito ay mga katagang may kabalintunaan, ngunit masasabi natin na pareho itong katotohanan na inihayag na salita ng Diyos. Alinman sa Ebanghelyo o sa mga sulat ni Pablo ay makikita natin ang dalawang katotohanan na ito na dapat nating tanggapin at panampalatayanan. I just would like to have sound check prior to our discussion. Okay, so far my audio is clear. I thank the Lord. Kahapon may nagkaroon ng konting glitches on my audio. I hope and pray that okay na siya ngayon, no? Ayan. So at the same time, ayan, may camera. Tinitingnan ko rin yung camera if there are some technical glitches that we could have. Anyway, I'm preparing also for my Bethany courses this week. I thank the Lord, another ministry that the Lord entrusted to us to teach our young people para po sa in their preparation for their profession as teachers and ministers of the word, even as they will be called to become missionaries. No? So that's the trust of Bethany for the world evangelization. So we thank the Lord for this opportunity that we could be of help to these young people. This Friday, I'll be handling one professional course and one major course. Yung major course, yung hindi siya, ano, pamilya abstract algebra. Yeah. That's the one of my graduate course. Actually, I took abstract algebra when I took my master's degree. Abstract algebra. Medyo napaka-abstract niya. Very theoretical. But it has practical application too. Okay, so my audio is clear. So let's continue, no? Tayo nagpapatuloy sa pagtalakay ng mga ang pangangailangan ng pagtitiis o yung pagpapagal. The need for perseverance. Indeed, every Christian need to persevere in terms of their faith, no? In terms of their service to the Lord, to the ministry, in terms of their Christian testimony, that's also an issue from time to time, no? Nagkakaroon ng issue kapag ang Kristiyano, sinasabing niyang Kristiyano siya, ngunit hindi nakikita sa kanyang buhay. Hindi kinakitaan ng pagsunod, pagtitiis, pagpapagal, kahit na pagsisisi ng kasalanan. Brother Ed, kailangan pa ba magsisisi ng kasalanan after we got saved or converted? Yes. It's a continuing lifelong attitude, mindset. Of course, we're partially redeemed, meaning bagamat tayo ay lubusang tinubusan ng Panginoon, sa ating karanasan, meron pang mga nananatiling kasalanan. Tama ba? In fact, meron pa tayong magagawang kasalanan sa hinaharap na tinubus na ng Panginoon. Panginoong Jesucristo. Ngunit sa ating karanasan, tayo ay bahagya pa lamang natubos, no? Kasi meron pa tayong mga remaining sin. We're not yet in our full optimum status. Of course, darating yan pagdating ng Panginoon, no? So yung bagay na yan. Kahit kung ituloy ang mga talatang ito na nabanggit ni Dr. Bob patungkol sa pagtitiis, no? Ang kaligtasan ay inaalok sa lahat ng tao. That's true, no? Even for us, sovereign grace Baptist, or sometimes we call ourselves Calvinistic Baptist,
Kasi minsan maraming wrong connotation kay Calvin. Naniniwala tayo sa pre-offer of gospel, no? We're not choosing our audience. In fact, our preaching should be open to all. Whether you're elect or not, it doesn't matter because we don't know it. Unless you will respond in faith and repentance and you will continue in terms of your evidence of salvation, that's the time we could conclude that you are elect of God. Now, pero sa the moment of the gospel preaching, we may not discriminate. We could not, in fact, discriminate who among the people or who among the congregation are indeed elect or not. So it's not for us to determine that. It's God's sovereign will to determine this. But we are just doing a responsibility in terms of the gospel preaching, in terms of our participation in the world evangelization, in terms of sending out missionaries, or if not, helping in the maximum capacity that we may have to support this missionary in terms of our intercession and in terms of our monetary support. So, dapat yan. No? Hindi tayo exclusive for the seemingly elect congregation, but salvation is offered to all men. No, pre-offer of grace. Ang kamatayan ni Jesus ay tumugon sa suliraning pangkasalanan. The sin problem of humanity had been answered by the Lord Jesus Christ himself. His finished work of the cross. Nang nalugmok na linika, ang Diyos ay nagbigay ng isang daan. The only way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me, saith the Lord Jesus Christ. Ang Diyos ang nagbigay ng isang daan at nais na ang lahat na nilalang ayon sa kanyang larawan ay tumugon sa kanyang pag-ibig na inilaan sa Panginoong Jesucristo in terms of our faith and repentance. As our initial faith response, but this would progress, this faith and repentance would progress in our life. At the same time, perseverance should be manifested and obedient life in terms of our discipleship to the Lord. Our lifetime commitment to the Lord should be manifested in our life in terms of our progress to sanctification. So, ganun po yan mga kapatid. Kung tunay kang anak ng Diyos ngayon, ikaw ay nagpapatuloy sa iyong progreso, sa iyong paglago bilang Kristiyano. At maraming aspeto ng kalaguan ang makikita natin sa isang Kristiyano. Una, ang kumustahin natin ang iyong buhay panalangin, your prayer life. So it's really an essential aspect of your Christian progress. How about your devotional life? No? So this is also important. If brother, required bang mag-devotion? Actually, hindi na kailangang i-require. It's a necessity for us to have our daily devotion, daily communion with the Lord in terms of our prayer, in terms of our of the text of the scriptures na kailangan natin sa araw-araw or in a regular basis. If you're not able to do because due to some external factor, perhaps you are working in a situation that you really cannot have your personal devotion, but nevertheless, you committed for a regular weekly devotional readings and study, no? That's good enough. Also, your prayer. From time to time, we might have a regular daily prayer. Yan ang ideal. No? Pero kung di naman, dapat magkaroon tayo ng commitment for a regular prayer time. Set your time, no, the day where you could pray to the Lord. Also, participate on our prayer gathering, whether physically or online. That's necessary. And then also, another factor is your ministry life. Yung ministry natin. Of course, there are many ministries where we could be involved. Maraming, dahil na sa mga Baptist churches, napakadami nating ministry na pwedeng lahukan, tayo makipag-participate, ibigay natin ang ating full energy, whether that be Sunday school. In our church, that's the primary teaching ministry of the church, Sunday school for adults.
We also have for children and Bible studies as well, no? Led by Pastor Lem. And I also initiate this morning devotion for our online viewers. So yan po yan, mga kapatid. Kanina may isa eh, pero biglang nawala. Siguro due to connection. Marami talaga connection issues ngayong week na to, I observe. Lalo na yung sa mga kapwa ko YouTubers. Marami kayong mga disconnection issues, lalo na yung live stream. May part 2, part 3 pa. At anyway, so it's good thing when this is digitally installed in the Facebook page, no, you could always replay. From the time you are able. So, ganun po yan. Tingnan din natin ang ating ministry life. Tayo ba'y lumalago? Are we just sitting in front of the teacher or preacher? Or there is this progress in terms of our involvement in the ministries of the church, such as Sunday school, perhaps your singing group or choir, perhaps on the physical arrangements of the church, no? So maraming bagay eh, iba-ibang aspeto sa bawat churches, pero nahati yan sa dalawa, whether you are inclined to the teaching ministries of the church or you are inclined to the service ministries, meaning yung mga paglilingkod in terms of physical arrangements, accommodation, logistics. In fact, yung paglilingkod ng mga kababaihan sa church, sa kanilang pagluluto, no, napakahalagang bagay niyan. Pag walang linuto, walang lunch fellowship. Again, I need to soundcheck, mga kapatid. Okay, I think my audio is still okay. Okay. So, tayo po nagpapatuloy, no? So, yun yung mga konting ano natin. So, maliwanag dito. Other things, aside from those four that I have mentioned, how about the pet sins that you have? You test it. So, yung mga kasalanang kinakandili natin, dapat nagkakaroon tayo ng mortification of the flesh. Mortification of sin. So, dapat yung temptation na yan, hindi na nakaka-appeal sa atin. May temptation, yes. That's normal for a Christian to be tempted. However, to succumb or to agree with the tempter and to do actions that is in contrast to God's will, as well as so that you will fulfill the lust of the flesh. Yan ang problema kapag nagiging habitual ang mga kasalanan sa buhay natin, mga kapatid. That's a red alert. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano at may ganyan kang tuliranin, tulog natin sa Panginoon. Red alert yan, mga kapatid. Talagang habitual siya. Hindi mo maiwasan. Parang ang pag-inom ng kape, araw-araw. Ako, hindi ko maiwasan to. Kape muna tayo, mga kapatid. So, hindi ko maiwasang uminom ng kape araw-araw. Parang ganyan yung mga habitual sin. Parang you cannot live a day without doing it. No?
May problema yon, mga kapatid. Kung ikaw ay Kristiyano, that's alert, red alert. Talagang nasa emergency mode ka. Mga aring hindi ka pa nga talaga Kristiyano. Kung paulit-ulit yan, dapat yan pinapatay mo na, mga kapatid. So, yun yung... Yan, those are some of the checklists, mga kapatid. Marami pang iba. But primarily, your relation to the Word, your relation to the Word of God, the relation to your communion in terms of prayer intercession, it should increase, progress as well. Your ministry life, very important. Relation to sin, there must be mortification of sin. No? What else? Your testimony, there must be an increasing Christian testimony. O baka habang tumatagal, lalong sumasama yung general perception sa'yo ng komunidad. That's also a problem, a challenge that you must check right away and ask for grace. If you're a children of God, repent of your sin and ask for grace that you will become a better, faithful disciple of the Lord Jesus Christ, because that's your lifelong commitment, mga kapatid. Ito ay panghabang buhay nating kasunduan sa Panginoon, na tayo ay sumunod sa Kanya, sa kanyang katwiran, sa kanyang mga salita, no? At sa kanyang mga panuntunan, both personally, in a personal sense, and corporate sense. We must cooperate with the vision, mission of the church, the Great Commission. No, yan yung mga palatandaan ng katibayan na tayo nga ay nagpapatuloy sa Panginoon. Ngayon nga, mga nilalang ayon sa kanyang larawan, tumugon sa kanyang pag-ibig. Now, there are a lot of reference here. There are Dr. Bob suggesting some references that are non-Calvinistic and yet still faithful to the gospel presentation. In fact, I've been using some of these. No? Dale Moody, ang Word of Truth. Parang hindi naman. The Word of Truth. Kasi na-translate. No? Pati yung, dapat yung pronoun. Proper noun. The Word of Truth by Dale Moody. These are some of the presentations regarding the need for perseverance. You may use this. Howard Marshall. I'm using Howard Marshall. So, Kept by the Power of God, Bethany Fellowship, and Robert Chung, Life to the Son. So, these are some references you may take note. Now, let's continue. Ang Biblia ay tumutukoy sa dalawang magkaibang suliranin sa bahaging ito, no? So regarding the tension on the security of the believer, yes, we're secured in the Lord Jesus Christ. Christ holding us, God the Father keeping us with His sovereign will. So at the same time, the need for the Christians to persevere. The fact that you are secured in Christ, you need to persevere. Yan po yung logical connection. Hindi siya contradiction. Kasi kung ikaw ay secured sa Panginoon, wala ka na bang gagawin para sa Panginoon? Hindi, magpapatuloy ka. Magiging matapat ka sa Panginoon. Magsisigasig ka sa gawain ng Panginoon. Dapat ganyan yung maging mindset mo, attitude. No, hindi the other way around. Ay, secured na ako sa Panginoon, therefore, bahala na si Batman. Minsan may mga ganyang klase ng diskarte sa mga ibang mga so-called na professing Christian. This should not be the case for genuine believers. Pagkuha ng katiyakan bilang lisensya sa buhay na walang hanggan. Yan. Ito yung sinasabi ni Dr. Bob. No? Tumutugma dun sa naisip ko kanina lang. No? The security becomes the license for living that doesn't have any fruit at all. Naku po. Problema yan. No? Kung babalikan natin yung parable ng mga hasik or the parable of the sower, the only genuine faith represented there is the one that was sown in the good ground. Na tumubo, lumago, at namunga. Yung pinaka-importanting bahagi ng paglago ng isang Kristiyano ay mamunga, dahil ito ang katibayan. Na tunay nga, na tumimo ang salita ng Diyos sa iyong puso at ito ay nagkaroon ng paglago. Bubunga yan, mga kapatid. Whether we like it or not,
fruits of being a Christian is inevitable. Ang tunay na Kristiyano ay lumalago at bumubunga. Hindi lang lalago, bubunga. In terms of the spiritual fruits, of course, in terms of what we call Christian virtues, in terms of our evangelistic zeal. Yan. Halaga yung evangelistic zeal. Pero nga, sinabi ko nga sa inyo, pagka ayokong gamitin yung soul winning eh. No? So, evangelistic opportunities or evangelization, that I think a more biblical term. No? Meaning, when you lead somebody to the Lord, it's not actually the fruit. The sinner is not your fruit. It's to the Lord. Ascribed to the Lord pa rin. Kapatid, sana ganun yung mindset. At hindi natin binibilang ito na para bang meron tayong quota sa pagsosoul win. Hindi dapat. Pasalamat tayo sa Panginoon. May mga naligtas sa ating pagtuturo, sa ating pag-akay, sa ating pagtuturo ng Sunday school. May mga o pangangaral kung ikaw ay pastor. No? Salamat sa Panginoon at may mga nabagong buhay. Dahil ang Panginoon ang nagliligtas. Na tayo ay kasangkapan lamang na daluyan ng pagpapala at biyaya sa mga tagapakinig. Na sila ay magkaroon ng transformasyon sa kanilang buhay. Mula sa kadiliman ay nagkaroon ng kaliwanagan sa pamamagitan ng banal na spirito. Dapat ganun yung mindset natin. Bagamat maganda rin na dumadami ang kongregasyon. Marami yan. It's a good sign for a Christian growing Christian church or Baptist church that they are progressing in the gospel. But of course, all glory, whenever one soul saved, the glory belongs to the Lord, not to the soul winner, so-called, or to the evangelist. Lahat naman tayo kasi in our own way are evangelists because we are bearing the good news of salvation. We are bearing the evangel, the good news. So, napakadelikado nito mga kapatid. Kasi nga, kapag bumaling lang tayo dun sa security of the believers, ginagawang lisensya ang buhay na walang hanggan para sa kanilang makasariling mga buhay. Kahit ang buhay mo ay puno ng selfishness, pride, and all of these related things, covetousness, and yet, dahil secured ka sa Panginoon, ang ginagawa mong defense, yung security of the believers, pagamat ang iyong buhay ay punong-puno ng contradiction, huwag naman po sana. God forbid, if you are indeed a true believer in the Lord Jesus Christ, we should follow Him. We should progress on our sanctification, mga kapatid. Dapat ganyan po ang maging resulta sa atin. Okay. So, yan po. Pangalawa, himukin ang mga nakikihamok sa panggawain at pangsariling kasalanan. Ayan. So, yan ang tendency talaga. Kapag sumandig ka dun sa security of the believer, once saved, always saved concept, isang ko lang tinagawang Panginoon, therefore, ligtas na ako. Babalik na ako sa aking original. No? Ito'y manghihimok. No? Sabi dyan, encouraging those who struggle with ministry and personal sin. Nauna, taking assurance as a license to live and selfish life. At the same time, the Bible is also addressing, no? Sana hindi naman, yung una, talagang medyo problematic yan if you are taking assurance as a license to this selfish life. And secondly, encouraging those who struggle with ministry and personal sin. Yung sa kabilang banda, ang gamit ng security of the believer ay doon sa mga nag-i-struggle talaga. Yung tunay na ligtas, tunay na binago ng Diyos na may mga struggle. Okay? Yung isa kasi, medyo negative eh. Ginagawa niya license yung security of the believer for him to continue on his selfish life. That's wrong. But however, on the other side, there are
some genuine believers who are actually have struggled with their sin and ministry, that we could tap on the security of the believer for their encouragement or exhortation to them to continue. Okay? So, yun yun. Ang suliranin ay ang maling pangkat ay nakakuha ng maling mensahe. Yan. Maling pangkat. The first group, number one, ginagamit ito bilang lisensya para sa kasalanan. At bumuo ng sistematikong theological sa iilang talata because they make use of the security of believers as their assurance even without fruit, even without perseverance, even without a life of obedience and progressive sanctification, they are saved. Yun, maling, nagkakaroon sila ng maling haka doon o sistematikong theology patungkol sa bagay niyan. May mga Kristiyanong may malubhang pangangailangan ng mensahe ng katiyakan. Ang iba naman ay kailangan ng mahigpit na babala. Yung unang grupo kanina, yan ang dapat bigyan ng babala. Kung nananatili ka sa licentious living o buhay ng lisensya para sa paggawa ng kasalanan, yan ay babala sa inyo na dapat ay magkaroon ng progreso. Ang iba naman ay kailangan ng mahigpit na babala. Ang pangkat ka ba kabilang? Ikaw ba ay doon sa pangkat na kung saan ay ginagawa mong security o kasiguraduhan ang seguridad sa kaligtasan, security of the believers? O sa kabilang banda, may mga tao na tunay talagang binago ng Diyos, ngunit mayroong mga struggle o may mga pakikibaka sa kanilang personal at ministerial life. So, yun po yung makikita natin. Ang kabakabilan. Okay. So, tayo ay nasa that ends our special topic. Praise the Lord. So, this has been a four-part series. In our part. No? Four-part series ito. Kaya yung mga previous, ano ko, pare-pareho kami ng title. No? Dahil mahaba. Ngunit makabuluhang pagtalakay ito, mga kapatid. Na kailangan ang whether you are struggling in the ministry or not, you need to persevere, mga kapatid. Kailangan nating magpatuloy, magtiis, magpagal, paalang-alang sa ating kasunduan sa Panginoon bilang kanyang mga alagad. Kaya ka nga naging Kristiyano para maging alagad ng Panginoong Hesukristo. Hindi para maging kampante sa iyong ginawang pagtanggap sa Panginoon. Nung maraming taon nang nakakalipas, tinanggap mo siya, pero wala talagang tunay na pagbabago o transformasyon sa iyong buhay. Yan ang nakakalungkot na makita. Ngunit sa kabilang banta, may mga tunay na mga mananampalataya na nagkakaroon ng pakikibaka or struggle sa kanilang personal at ministerial life. Kailangan nila itong security of the believer. Kailangan nilang magkaroon ng seguridad. No? Sila talagang may kailangan ito. On a human experience. Kasi na, technically, all Christians are secured in Christ. But all Christians should persevere as well. Now, the struggle is on the human experience. Nakaranasan natin, iba-iba yan. Sometimes, may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin nakikita ang seguridad. Maaaring ganun. And that's a possibility, lalo na pag may mga struggle tayo. Not necessarily simple tendencies, but there are a lot of hardship in the ministry perhaps. Talaga nga naman may mga kabigatan na dumaan sa ating buhay, ay minsan na-challenge ang ating seguridad. Pero hindi nawawala yan, mga kapatid. Insecurity ay hindi nawawala. Ito ay bahagi ng biyaya ng Diyos, ng mga kaloob ng kaligtasan, lalo na yung subjective blessings natin. Part yan ng subjective blessings. Nga lang, nagpa-fluctuate yan from time to time, depending on our human experience. Iba-iba kasing pagtanaw natin sa bagay na ito. May mga Kristiyano talagang dumadanas ng maraming mga pagtubok. Marami namang hindi palagi. O yung into some sort ay hindi naman ganun ka seryoso, iba-iba. Kaya yung security natin,
perception on our security, nagpa-fluctuate din yan based on human experience. But nevertheless, all of us are secured in the Lord Jesus Christ. We are secured in Christ's blood. We are secured in the hands of the Father as well as the Son. We are secured even on the Holy Spirit as He gave us the zeal. That is the proof that we are indeed the Son of God and we are about to receive the inheritance, this spiritual inheritance that the Lord had prepared for us. So minsan kailangan palalahanan din ng mga kapatid nito yung group number 2. Kasi yung group number 1, kailangan nga yun, hindi lang paalala eh. Kailangan dyan babala. O kaya naman ay talagang sila ay magkaroon ng pag-uudyok. Udyukan sila. O sumbatan pa nga. Kasi kung ang kanilang buhay ay hindi tugma sa gospel, so talagang yan ay isang suliranin sa bawat Kristiyano. Okay, tapusin ko na lang itong huling talata ng verse 17 at bukas, tayo ay magsisimula ng bagong talata, which is verse 18. Yes, salamat. At para to contextualize, no, Mark chapter 4, verse 17. Nandito pa rin tayo sa paliwanag ng Panginoon patungkol sa parabola ng mga hasik o parable of the sower. At hindi ito nakaugat sa kanyang sarili, referring to the one that the stony ground. At hindi ito nakaugat sa kanyang sarili, kundi panandalian lamang, temporary. Yan yung temporary faith. Kaya't nang dumating ang kapighatian, these trials, at yung mga pag-uusig na yan, dahil sa salita ng Diyos, perhaps persecution brought about by the word that he received, ano nangyari? Kagad silang tumalikod. Yan ang nakakalungkot. Kapag ang isang supposedly ang professing Christian ay tumalikod sa salita dahil sa mga persecution, yung mga kapighatian. Okay? So, ito hindi talaga siya tunay. Dahil ang katibayan ng tunay ay mamumunga. Eh, dun sa level pa ang paglago, wala na eh. Hindi na. So, dahil siya ay nainitan, representing the persecution, I would like to read on King James as well. And have no root in themselves and so endured for a time or temporary afterward when affliction, ng mga affliction, persecution arises for the word's sake, immediately they are offended. Sila yung na-open at tumalikod. I think a more appropriate term ay tumalikod. Hindi lang na-open sa nangyari, kumbaga, tumalikod. Turn their back to the gospel. Turn their back to the Lord Jesus Christ. Meaning, they're not really saved. There must be a resemblance of temporary faith on their part, but they are not really saved. Dahil sa salita, pansinin ang pag-uusig ay nauugnay sa Ebanghelyo. May mga cases kasi na hindi. I won't read the reference text. So, sige, pasahin ko na rin. Kasi talagang, Word of God kasi ito eh. Tingnan natin. Kasi minsan may feel. Mark chapter 5 verse 10. Lalo na kapag may mga talata, may cross-reference doon sa specific na talatang yan. Mapalad ang inuusig dahil sa katwiran. So, ito yung patungkol doon sa pangangaral sa bundok. Sa burol. The Sermon of the Mount. Dahil sa katwiran, sapagkat sila kanilang kaharian ng Diyos. Inuusig, ngunit nagpapatuloy. So there's this progress. Papalad kayo. Papalad kapag kayo'y nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan. Napawang kasi ng alingan dahil sa akin. Ano dapat yung mindset? Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Yun, dami kong drop frames. Wait lang mga kapatid. So, magtutuloy na lang ako. Sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Sapagkat gayon din nila inuusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Even the prophets before had been persecuted in like manner. Magalak tayo, yung mindset natin. Also in 1 Peter chapter 2,
Mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. The dust of the flesh, indeed, in contrast to the soul. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil, meaning the unbelievers, upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa. Yan. Kaya kailangan talaga ng progreso, mga kapatid, sa ating buhay. Pagamat may mga persecutions na ganito, katulad na experience ng doon sa Stony Place, pero kung tunay ka, magpapatuloy ka at makikita nila ang mabubuting gawa. At luwalhatiin ang Diyos sa araw ng pagdalaw. So on the time of the visitation of the Lord, perhaps ay maluwalhati nila ang Diyos. Or perhaps in terms of their conversion, na sila ay dinalaw ng Diyos. Ha? Siyempre, nandiyan ang banal na spirito na magpapaliwanag ng lahat ng bagay sa kanila. So yan po ang challenge, mga kapatid. Dahil sa salita, we will be persecuted. If you're a Christian right now, na tayo ay uusigin dahil sa salita, there will be tensions, there will be persecution na mararanasan. May mga pag-uusig tayong madadatnan sa ating buhay dahil sa salita ng Diyos. Pagamat may mga pag-uusig, hindi nga lang dahil sa salita ng Diyos. Most of the time, dahil sa ating kasalanan. No, dapat ibahin natin yun. No, kasi may mga Kristiyano na ginagawang sandalan ito for the sake of the gospel kuno, pero hindi naman talaga. Kung uugatin yung situation, in some cases, ay nag-ugat sa kanilang kasalanan. Hindi yun. Ang tumutukoy dito yung pag-uusig in relation to the gospel. Okay, so marami pang talata. You could always refer to these verses. Ang anak ng Diyos, ang salita ng Diyos, at ang bayan ng Diyos, pinatatamaan o target ng nalugmok ng mundong. Of course, the Lord Jesus Christ. Yan yung ano eh. Ay masasabi natin na sali lang mga kapatid. I need to switch my view. Yan talaga ang target ng ano no ng mundo. Of course, yung reputation ng anak ng Diyos. No? They will deny the redemption of the cross. They will deny his deity. They will deny his humanity. They will deny the virgin birth and other sorts of things. They will deny his part of the Godhead and equal with God. They will just say that he's a lesser God. Or perhaps, he's not really in the flesh. No? Nagkatawan tao. But it's just a manifestation. May mga ganong klase ng mga kuro-kuro o haka-haka na kumukontra sa anak ng Diyos. Mag-ingat tayo dyan. Salita ng Diyos. Even today, that's been attacked. That's why we need to defend its inerrancy. The inerrancy of the scripture that it has from the word itself, no error. There's no error in whatever details of the original manuscript. Nakita natin. Of course, it will progress on the faithful translation. But the inerrancy is of the original manuscript or the autographa. Tinatawag. Hindi natin, ito ay walang kamalian, walang contradiction. Ang salita ng Diyos. And they are attacking this. Kaya nga tayo, yung textual criticism, it's an important biblical discipline for us to discover the faithful translation. Ano talaga yung from as we go back to the original.
Kasi wala na yung original autograph. What we have are copies of the original, at the same time, translations from this copy. And by God's providence, the Lord had allow us to see more accurate copies. Lalo na yung mga recent discoveries, 1960, yung mga Qumran Cape, or mga Dead Sea Scroll discoveries, this would verify the accuracy. At the same time, giving us more insight or better translation. Ayan po, dapat doon natin tingnan. And of course, the people of God had been attacked. We will be ridiculed. We will be ostracized. We will be persecuted into some extent at different level. Na dahil tayo ay nasa Panginoon. At because the world, ang mundong ito ay mapapawi sa pagdating ng Panginoon. Lilipas ito. Ito'y susunugin ng Panginoon. At babaguhin niya ito. It will be a new heaven and earth when the Lord Jesus Christ comes. Kaya itong mga bagay na ito, mga kapatid, ay pang nandalian lamang. Kung tayo nakakaranas ng mga pagtubok, pag-uusig, kontradiksyon, maaring ating maranasan sa ibang mga tao, lalo na sa mga hindi mananampalataya o mga kulto, ay alang-alang sa ebanghelyo ng Panginoon, ay tayo magpatuloy, tayo manindigan, at tayo ay magpatuloy sa ating gawain sa ministeryo na pinagkaloob ng Panginoong Jesucristo sa atin. So that's my encouragement for today. If you are suffering, let's continue to persevere more for the Lord. Lalo na mga churches na nakakaranas nito. I know some of the churches. And tayo rin, ako rin. On a personal level, yes, we may experience this. And we should welcome this in terms of our proper mindset that we are secured in Christ and it's our responsibility, regardless of the circumstance, to continue to become a disciple of the Lord. Yun dapat, tayo maging patuloy na kasunod, regardless whether we are in a situation that worth compromising the word. We should not do that. Let's continue. In fact, in some of the past centuries, even during the Roman Empire, there are a lot of martyrdom that happened to the Christians there because of the faith that they would like to defend. They don't want to deny the Lordship of Christ in their life. They are willing to suffer for the Lord. So, dapat ganun pa rin yung maging mindset natin sa mga panahon. Hindi tayo matulad doon sa mabatong lupa na dahil sa mga pag-uusig. Babalikan natin yung teksto sa 4:17. Ang Panginoon mismo ang nagbanggit nito. Kaya't nang dumating kapighatian at mga pag-uusig dahil sa salita, because of the word, kaagad silang tumalikod. Yan ang nakakalungkot. No? Even for Christians. May mga ganitong pagtalikod. Sana hindi natin, huwag natin talikuran ng Panginoon, mga kapatid. Regardless whether you are suffering that much persecution or little persecution or persecution at different level and extent, we should not. Huwag tayo dapat tumalikod. Don't turn our back to the Lord, mga kapatid. Huwag po sana. Nakakalungkot, may mga ganyang Kristiyano. Perhaps na-open, yun yung King James translation, na-open sila. Tingnan natin sa ibang salin. They immediately fall away, yan, tumalikod. For King James, offended. They were offended. Para kasing na-open lang eh. So, medyo subjective yon. Pero when you say fall away, tumalikod, talagang tumalikod. Immediately. Nasty. Fall away. Fall away din. Immediately they fall away. New English translation. Fall away din. So, halos nagkakaisa na yung mga ibang salin. Fall away. Quickly fall away.
NIV, New Jerusalem Bible. At once, they fall away. Even the New Jerusalem Bible is a dynamic equivalent. Of course, New King James, hindi ko alam kung offended din to. Afterward, when tribulation persecution arises for the works, they immediately stumble. Alright. How about New Revised Standard? Fall away. So, mas yun yung mas appropriate word. Kaya nung sinaling sa Tagalog, tumalikod. Fall away. Turn their back to the Lord. Sana wag pong ganun. Nakakalungkot. May mga professing Christians na konting pagsubok lang ng buhay. So, brother, namatayan ako eh. O, talagang ano yan, malungkot. Kung ikaw ay namatayan, nakakiramay ako sa'yo. Dahil ako namatayan na rin. Mahal sa buhay. Pero hindi dyan natatapos ang buhay Kristiyano mo, mga kapatid. Taang, hindi naman nang naging sanhin yan yung Word of God eh. No? Hindi mo naman masisisi. Hindi mo pwedeng i-connect yung faithfulness mo sa Panginoon, sa Word of God, sa pagkamatay ng mahal sa buhay. Maaaring may layunin. Maaaring may masigit na layunin ng Panginoon sa'yo. Kaya pinapadaan ka sa mga pagsubok na ito. Kaya dapat mag-persevere tayo, mga kapatid. Kasi minsan talagang sinusubok din tayo ng Panginoon. He allow these temptations, this persecution to happen, to come to pass to us so that we'll become more mature. Just like what happened to Job, mga kapatid. Inalaw niya yung plano ni Satan sa buhay ni Job. Ngunit may mga limitations lang na binanggit ng Panginoon. Huwag niyang kitilin ang buhay ni Job. Yung mga physical na bagay, pwede niyang kunin, pero huwag yung buhay ni Job. At ginawa nga ng Satan, pero nanatiling hindi nagkasala si Job. Diba? Kala nyo, kayo lang may ganyang pero si Job, mas matindi ang nangyari sa kanya, mga kapatid. Oh. Namatay yung mga anak niya. Naging ateista yung kanyang misis. Lahat ng negosyo niya at ari-arian, nasunog. Nawala lahat yun. At ang matindi pa, nagka-COVID siya. Ay, hindi pala. Nagka-pigsa pala. Kasi nung time na yun, yung pigsa, yung matinding sakit. Mula ulo hanggang paa. O talampakan. Sino pa bang higit sa nangyari kay Job, mga kapatid? Namatay lahat. Mahal niya sa buhay. Yung kanyang asawa, naging ateista, kontra sa Diyos. Tumpain mo ang Diyos at mamatay ka na, sabi ng kanyang asawa. Siguro yun ang pinaka-worst na maririnig ko sa aking misis, no? Matindi talaga yung nangyari kay Job, eh. Oh. Ngunit, sabi ng banal na kasulatan, hindi siya nagkasala. Pinadaan tayo sa pagsubok na gano'n. At alam natin, tayo, katulad ng isang ginto na minina, ang minang ginto ay hindi pa purong ginto. Kailangan siyang dumaan sa mga proseso ng pag-iinit o yung furnace upang sa gayon ay mahiwalay ang mga impurities nito o yung mga non-metallic parts ng minang ginto upang tumaloy ang lantay na ginto. This pure gold. But it needs to undergo several heat, 1,000 degrees. Yan. Minsan nakakaranas tayo ng ganyan. May layunin ng Diyos. Kaya ang encouragement sa atin sa bawat isa ay magpatuloy tayo. Tayo'y magpagal sa Panginoon. Let's persevere till the end. Okay? So salamat po sa yugtong ito at nawa ang biyaya ng Panginoon ay sumaatin sa umagang. Magpapatuloy tayo on our episode 104 tomorrow. Today is episode 103, January 13, 2021. At magpapatuloy po tayo by tomorrow, Lord willing. We'll be continuing on Mark chapter 4 verse 18 by tomorrow. Okay? Salamat sa Panginoon sa mga dumaan, ngunit na-disconnect, or doon sa mga team replay. O maaaring doon sa mga YouTube subscribers na maaaring
mapanood nila ang broadcast na ito. So maraming salamat sa inyo. At nawa ang biyaya ng Panginoon ay sumaan. Okay? Let's close in a word of prayer. Muli Panginoon, kami nagpapasalamat sa inyong biyaya. Dalangin ko ang inyong pamatnubay sa bawat isa. Ang lesson na ito ay paalala sa aming pagpapagal, para alang-alang po sa inyong salita, alang-alang sa Panginoong Jesucristo, at alang-alang sa inyong ebanghelyo. Dalangin ko, O Diyos, ang patuloy niyong pamatnubay sa mga kapatiran, lalo na sa Countryside Baptist Church, families and friends. I pray for you. I pray, Lord, that you will bless your people. Bless also our friends and colleagues who are from other churches or perhaps from other professions or from the academy or perhaps even my friend, just my friend in Facebook or YouTube. I pray also for your grace. I pray that the gospel message will penetrate them so that they may be, that they may trust you and repent of their sin. We thank you, Lord, for this day. Bless your people. Glorify your name. This is our prayer in Christ's name. Okay, so marami pong salamat. At magkita-kita tayo bukas. Same time, perhaps 6:45 or 7, no, before 7, we will continue our morning devotion. Okay? So God bless us.